What's up sa inyo mga kalikot, Chief Tech Teacher. At alas 5 na ng umaga dito sa amin sa bahay. So, meron tayong bagong yung isi-share sa inyo na kaalaman about sa Platinum Karaoke pa rin. So, yun nga guys. Ang gagawin natin ngayon is Platinum Reyna 1. So, ang problem ng ating Reyna 1 is hindi na ilaw po yung lens. So, hindi ko na papatagalin pa ang intro. Let's get started. So itong ating Platinum Reyna 1. So galing ito sa aking Videoki Machine Restoration Project na nilabas natin. So hindi pa napapublish yung video na yun. So abangan nyo guys. So unahin ko muna i-publish itong video na to. So ito yung problema niya guys. Bali binuksan ko na to. Pakita ko lang sa inyo guys. So ang problema niya, wala akong makita na beam. Pero nag-work yung ano niya. Nag-work yung pinaka eye ng laser. So, testingin natin unit. Wait lamang. So, naka-plug in na yung ating unit. So, ito, pakita ko lang sa inyo. So, power-on natin. So, ito lang yung ginagawa niya, guys. Movement lang ng laser ang nakikita natin, pero walang ilaw. So, hindi ko lang ma-night shot yung ano natin. Para nakikita natin yung ano ng activity ng laser. So, yun nga. May mga problems pa yung pindutan nito. So, aayusin ko pa to later on. So, ano yun, tanggalin muna natin yung main board. At magbabalik naman ako. A few inches later. So, natanggal na natin yung main board ng ating Reyna 1. So, sa mga nagtatanong, phase out na din tong board na to sa Platinum Service Center. So, hindi na, wala na kayo makikitang replacement ito. So, ito yung titignan nating problem dito guys. Turo ko lang sa inyo. Focus natin. Ito yung dalawang transistor sa high beam and low beam na lens. Pala ito yung sa 2.5 volts. Ito yung nasa bandang 1 volt ata or 1.5 volts. So, papalitan natin tong dalawang to kasi minsan nagpo-faulty ito sa Reyna 1 unit. Ito, tong dalawang to. Or either ito. Alin dyan sa apat na yan, papalitan natin kasi ito yung sa laser beam niya. So may parang nakikita pa akong sunog or something. Ito. So ito, 0 ohm resistor. So check natin sa tester kung present siya. Wait lamang. So, upon checking, guys, either good yung ating transistor, umpisa muna tayo magpalit dito sa ating 0 ohm resistor. So, itong 0 ohm resistor, chineck ko sa tester, no reading. So, palitan natin at magpapalit naman ako. 12 seconds later. So, yun nga, guys, binypass ko na lang muna yung ating resistor since 0 ohms naman siya, guys. So, subukan na lang natin ikabit dun sa ating unit. Magbabalik ka ako. Several bad puns later. So, gumamit muna ako ng spare natin na lens module galing sa Reyna 3C. So, eto guys. Plug na natin unit. Wait lamang. So, naka-plug na yung ating unit. Power on natin. So yun, yun guys, gumana yung ating laser module. So try natin ulit. Kaso mukhang may problema pa yung mga buttons itong Reyna 1. So wait lamang, kunin ko lang yung aking remote. So may problema pa yung aking tray mechanism. So on and off ko lang muna. So testing natin. So, okay na yung lens natin. So, iyan muna natin yung unit. Lagyan natin ng disc. Magbabalik naman ako. So, nilagyan na natin yung disc ang ating Reyna 1. So, testing muna natin na nakaganito.
So yun niya guys, working na ang ating Rhino 1. So try natin mag-play ng music. So yun nga guys, check natin yung firmware version nitong Rhino 1. So wala siyang firmware version. So in order to view this yung kanyang firmware version. So patayin ko muna yung unit. So on natin yung unit, then press the number 0 rapidly hanggang sa lumabas yung ating diagnostic page. So, ngayon ko lang babahagi sa inyo tong diagnostic page kasi sa mga sumunod na hindi ko nabahagi sa inyo. So, ngayon ko lang babahagi sa inyo yung diagnostic page. So, ulitin lang natin yung procedure, guys. So, ito mangyayari sa kanyang display kapag nasa diagnostic page. So, patayin ko ulit. Power on natin. So, paglabas ng ating display, press rapidly yung number 0, and then pag lumabas na yung diagnostic page, ito yung makikita nyo kung ano yung ginamit na file name, yung file name ng firmware natin at yung kanyang firmware version. So ang firmware version niya is year 2014 pa yung ating Rhino 1. So ito yung pinakabagi na firmware version ng Rhino 1 na laging naglolo tong pinaka EEPROM yung 25T16. So, yun nga guys, i-assemble na natin yung unit. At magbabalik naman ako. 1 minute 37 seconds later. So, tapos na natin siyang i-assemble guys. So, nakakuha ko ng replacement na this tray kasi basag na yung dito niya. So, although okay pa naman to, pero hindi ko na makakonsider na usable kasi maaari kasi mabasag pa ulit to. So, power on natin yung unit. Wait lamang. So, ito yung ating unit. So, ay gumana ng front button. So, gamit nung tayo ng So, ito yung problema ko. So, kailangan ko i-align muna saglit yung ating tray. Wait lamang. So, yun nga guys. Properly aligned na yung ating disk tray. So, smooth na siyang i-open close ulit. Ayan. So, double check natin ulit. At, yun nga. Lagay na natin yung CD. Wait lamang. Zero. Six, six, six. Problema pa tayo guys, may mga naiiwan na siguro sa firmware problem to, itong problema niya sa kanyang greeting, may naiiwan kapag nagseselect ng song, so ayusin ko pa to. So nakita niyo naman yung video ko na nag-update ako ng firmware, so ito ay same procedure din naman sa Rhino 1, basta yung sa diagnostic page, kailangan yun din yung name ng firmware na ilalagay niya sa flash drive. Okay. Sarado ko muna yung unit. 1 hour later. So, tapos na natin isara tong si Rhino 1. So, ito yung kapatid niya. I mean, ito yung, yung predecessor ni Rhino 1. Ito yung Rhino 2. Na equipped with, SAM 2634 MIDI chip. Ito naman si Rhino 1. Ito yata ang second revision na USB lang. Ang first revision, yung nasa video ko, yun yung may SD card slot dito sa gawin na to. So, ito yung naka SAM 2195 na processor chip. Sound chip pala, sorry. So, yung last na revision ng Rhino 1, yun yung ang naka 2695 na gamit ni Palmer Alcantara. So, siya yung owner ng Rhino 1 2695 variant. So, yun nga guys. Successful ang ating pag-repair ng ating Rhino 1. So, mabasa na siya. Wala siyang problema.
Na-testing ko naman na matagal. So yung buttons na lang, hindi ko naman masyadong iniintindi to. So hayaan ko na lang to. Okay naman to. So yun nga, guys. So hanggang dito na lang mga video. So yun nga, medyo napagod na rin kasi ako dahil may tinapos pa ako itong machine ko kasi may problema. So ginawa ko na yan. So yun nga, guys. Ito nga pala si JP Tech PH. Kita kasi na another repair video natin. At maraming salamat sa inyong panonood. Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat.